Guys, ngayon ay i-share ko lang sa inyo yung 10 things na na-experience ko or insights ko rito kay Pixie or issues na napansin ko sa kanya within a year na magkasama kami. Gusto ko lang i-share sa inyo to bago kayo bumili or magkaroon ng PCX160. Baka makatulong din. Ito yung pinakauna kong issue kay PCX, itong gas tank natin. Kasi tinan mo, pag pindot mo yung gas tank niya, tumutunog lang siya pero ayaw niya. Kailangan susundutin mo pa ng susi. Ayan. Or lalagyan mo itong rubber na makikita sa ilalim ng upuan to. Lalagyan mo siya rito. Ayan. Ayan, maging ganyan yung itsura niya. Ayan yung rubber. So, pwede mo na siya isara. Pag pinindot mo, ayan, bumubukas na siya, diba? Ito yung solusyon dyan, yung rubber na makikita mo sa ilalim ng upuan na to. Pangalawang issue ko sa kanya ito, yung CVT niya. Itong CVT maluwag. Actually, hindi lang ako yung naka-experience nito sa group ng Facebook. Nasa 3,000 pa lang yung tinakbo ng motor ko nung maluwag yung kanyang pulley. So, nasa Robinson Ermita ako ng parking. Nagulat ako pag ano ko, ayaw na gumana nung motor ko. Tapos parang minirereg ako maingay dito. So, nag-post muna ako sa Facebook page noon. Ayun nga, may mga nag-comment na same experiences, na maluwag din daw yung pulley. So, naghanap pa ako sa malayo ng mekaniko na pwedeng sumama sa akin sa loob ng Robinson parking lot para buksan at kalikutin yung CVT pulley ko. So, sobrang hassle noon kasi naghanap pa ako ng mga motor shop na makakatulong sa akin. May sumama namang isa, ang ginastos ko noon 700 pesos para lang ibalik yung pulley. So kaya kayo guys, kung bagong bilhin niyo ng motor niyo, bago niyo ilabas ng kasa, ipa-check niyo na kagad 'to, yung gilid ito. Pangatlo ito, yung ilalim. Saan na ba 'yan? Ito. Nasayad 'to minsan pag sobrang taas ng humps. Kaya yung iba bumibili ng parang guard dito para hindi diretso tumama ron sa ilalim. Pero para sa akin, ayoko nung kasi dumi pala ng motor ko. Pero sa akin, ayoko nung kasi parang mas lalo siyang tatama. Mag-iingat talaga kayo pag nasa humps kayo kasi medyo mababa yung clearance natin kumpara sa mga ABB. Pang-apat natin, yung stock light niya mahina. Halos lahat naman ng motor ng Honda or ibang other brands ay mahina naman talaga yung stock light. Kaya mag-install na lang kayo ng ito, mini driving light. Yung pang lima yung busina. Ito yung sample ng busina natin na stock. May switch kasi rito para sa in-install nating horn. Ito yung stock niya. Ay, nakapatay pala. Ito yung stock niya. Ito yan. Ito yung kanyang ito yung in-install kong horn. Oh, diba? Ay, in-install kong horn, di ba? Kita nyo yung pinakaiba. Kaya pa nagpa-ilaw kayo, kung gusto nyo, isaban nyo na rin yung horn kasi mahina talaga, lalo na sobrang ingay ng motor ng PCX. Ito yung pang ano ko sa kanyang issue. Pang-anim na issue ko sa kanya. Yung makina niya, sobrang ingay niya. Maingay talaga yung gilid niya. Pero tinanong ko sa group, kung wala nakakaramdam nun, halos lahat naman daw kami, maingay yung gilid. Kaya iba nagpapalit ng slider piece para matanggal yung ingay ng motor nila. Pito. Ito guys, dalawang motor kasi namin na PCX. Kasi yung kay tatay tsaka yung sa akin, tawag ito, yung kay tatay tsaka yung sa akin, malakas parehas yung dragging. So, nagpalinis na ako sa dalawang nagpalinis na kami yung dalawang motor namin sa magkaiba na motor shop para makita kung yung sa pagpinagpapalinisan ba namin talaga malakas yung dragging. Pero after namin magpalinis, sobrang lakas pa rin talaga ng dragging niya. So, expect nyo na pag bumili kayo ng PCX, medyo ma-vibrate siya kumpara sa ibang motor. Pero okay lang naman. Pero minsan kasi sobrang lakas. Alam nyo yun, yung ramdam talaga dito sa throttle. Tsaka din sa paa, nanginginig talaga yung motor nyo. Tapos, regarding naman sa flarings, ito kasing atin puti. Yung kay tatay, itim. So, yung kay tatay, ito kasi puti, diba? Madali naman siya linisin. Ang problema rito, pag yung mga gasgas na ganito, yung mga itim-itim na yan, madaling makita. Yan, madali siya ma-spot. Pero sa itim, mas makita yung gasgas niya kasi parang may mga hairline siya na alam niyo kahit i-wax niyo nandoon na talaga siya. So sa mga bibili ng itim, ayun lang yung siguraduhin niyo na
kukuha ng itim. Yan lang medyo cons pag kukuha kayo ng itim. Doon maganda pa rin naman siya, makintab siya pag talaga nalagyan nyo ng wax. Kasi kulang minsan yung linis lang eh. Lagyan nyo ng wax para mas makinang talaga. Para siyang ganito. Ganyan yung kintab niya. Ito kasi kaka-wax ko lang din ito. Ginamit ko yung botany wax na binili natin sa Shopee. Tapos, ito yung pang sham na issue ko sa kanya. Yung flarings niya kasi, sobrang hirap tanggalin. Ayan o, maluwag na siya. Declip na kasi siya. Yung alam ko, ibubukan nyo siya rito eh. Dito nyo siya kakalkalin eh. May papasok kayo rin dyan, parang ano, kutsara. Kung ko tawag nun, kasi ngayon lang ako nakakita nun. So yung flarings, mahirap tanggalin, katulad dito. Nasira kasi ito na gasgas. Ang pagpapalit nito, nasa 2,100. Papalitan itong buong to. Itong buong to, 2,100. Tapos tinanong ko magkano labor papalit, 500. Diba ang mahal? Kasi sobrang hirap nga raw tanggalin ng flarings. Kaya ginawa ko ni sticker ko na lang. 85 pesos lang. Tinakpan ko na lang siya. Kasi ang mahal nga ng pagpapatanggal ng flarings ito. Di katulad sa ibang motor na puro discrew lang. Pag ikakabit niyo yung mini driving light nyo, i-install nyo, talagang baklas lahat yan. Babaklasin to. Babaklasin yung harapan. Kasi itong step grill ko nga, kinabit to eh. Talagang baklas din yung likod eh. Di katulad kay Airblade dati, hindi ko na binaklas yung upuan. Ito yung pinakahuli kong concern, itong bulsa natin. Maganda naman siya, spacious siya. Tapos ito, ito mo, may built-in cord na siya, may built-in na pang USB type na siya. Ang problema, hindi mo siya masara na ganyan, katulad yan, no? Naiipit. Lalo na ang cast rider ako, syempre gusto ko sana yung may butas, ano, para diretso saksak na lang tayo. Sana lang kasi binutasan na lang din nila rito katulad sa NMAX at sa Click meron ng butas para diretso saksak na. Yung pinaka pang sampung rason na pinaka-issue ko sa kanya eh sobrang lingunin talaga. Sobrang pogi naman kasi talaga ng Pixie para sa akin. Kaya kung yung mga issue na to, minor lang naman, di ba? Kung may experience nyo man to, eh kayang-kaya naman, solusyonan, di ba? Pero pinakamahasan na nangyari sa akin na issue sa PCX ay yung lumuwag yung aking pulley sa CVT ko. Kaya bago nyo ilabas ang kasa, ipa-double check nyo na kagad sa kanila kung okay yung kabit ng CVT. Kasi sa manufacturer na yun, hindi naman kasalanan ng kasa yon. Pero pa-double check nyo na rin. Diba? Mas mabuti ng safe kasi yung sa kalsada kayo, mapapadoble pa yung gasos nyo katulad na nangyari sa akin. Kaya yun. Ngayon guys, bukas pupunta kami ng La Union. Abangan nyo yung vlog namin doon. Babalikan namin yung Tanggadan Falls at yung iba namin din napuntahan. At yung bagong accommodation na pupuntahan natin. Mas mura kasi doon, tsaka mas maganda, may aircon na. See you guys on my next vlog.